Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Pinahid ko ang mga luhang lumalandas sa mga mata ko. Bakit nga ba ako napunta sa sitwasyong ito? Lagi na lang akong tumatakas at natatakot. Looking back, takot akong maging mag-isa. Puro sunod lang ako kay Labeya, kaya kahit labag sa loob ko ang ginagawa nila, sumasama pa rin ako sa kanila. Nothing has changed. Ako pa rin si Kate na masyadong takot, na hinahayaan lang kontrolin ng iba. Wala akong tapang at lakas. Napakaduwag ko. Tuloy-tuloy lang ang lakad ko papasok sa hotel. Uuwi na ako. Hindi ko na kayang kausapin pa si David. Hindi ko siya kayang harapin. Pagpasok ko sa loob ng hotel room, ay agad kong kinuha ang mga gamit ko. Pumunta muna rin ako sa CR para makapaghilamos. Paglabas ko sa CR ay sinupit ko na ang mga bag ko. Handa na sana akong umalis nang biglang bumukas ang pinto. Akala ko si David iyon. Pero si Bea pala at iyon si Axel. Yung necklace. Huminga ako ng malalim at kinuyom ang mga kamay ko. Yung necklace, Bea, akin na. Nagawa ko na, hindi ba? Happy now? Gumisi si Bea at may dinukot sa bulsa si Axel. You want this back? Hindi mo nga nagawa ng maayos ang pinagagawa namin. Kung hindi kami dumating, walang mangyayari. Gumisi siya at nagtungo sa balkoni. Nalaki ang mga mata ko dahil alam ko ang pinaplano niya, pero bago pa man ako makapag-react, itinapon na niya ang kwintas ko sa pinong buhangin. Bea! Sigaw ko sabay lapit sa balkoni at tinanaw ang kwintas mula sa third floor. Wala akong natatanaw kundi ang mga buhangin ng beach. Wala din namang nag-stand out dahil maging pati ang mga buhangin ay kumikislap dahil sa araw. Hinarap ko si Bea. Umaapaw ang galit na nararamdaman ko. Sobrang nakakapanlumo ang ginawa niya at nagdidilim ang paningin ko at wala akong makita kundi galit. Agad ko siyang sinampal ng malakas sa katinulak. Hindi kayo marunong tumupad sa usapan! Sigaw ko. Hindi na nakapagpigil pa. Si Bea naman ay napaupo habang hawak ang pisngi. Wala na akong pake kung mamagapa iyan bukas. Deserve niya ang sakit na iyan. Kung tutuusin ay kulang pa ito. Wala pa iyan sa lahat ng ginawa ninyo sa akin. Kinuha ko ang bag ko at lumakad palabas. You bitch! Wika naman ni Axel. Harangan mo ang babae na yan, utos naman ni Bea. Ginawa nga ni Axel ang sinabi ni Bea, pero bago pa man niya ako mahawakan, ay sinipa ko na ang alaga niya. Napahawak siya roon at napadaing dahil sa sakit. Kinuha ko naman ang pagkakataon na iyon para lumabas na ng tuluyan sa room. Diretso ako sa baba at agad na nagpunta sa buhanginan, katapat ng room ko. Inilibot ko ang mata ko sa paligid para hanapin ang kwintas na itinapon ni Bea. Hinuhukay ko ang bawat buhangin. Nagbabaka sakaling makita ko iyon. Nahihirapan ako dahil matalim na ang sikat ng araw, kaya maging ang buhangin kumikinang na rin ng matindi. Nilibot ko na ang paligid na pinagtapunan ng kwintas ni Bea, pero wala pa rin akong nakikita. Unti-unti nang tumutulo ang luha ko. Pag-iyak ko. I'm sorry, Miko. Lumuhod ako. Napaupo ako at dinukdok ang ulo sa tuhod. Yung kwintas mo, Miko, nawala ko. Patuloy ako sa pag-iyak. Hindi ko na alam ang gagawin ko, pero walang naitutulong ang pag-iyak upang mahanap ko ang kwintas. Kaya imbis na umiyak lang ako ng umiyak, nagpatuloy ako sa paghahanap sa kabila ng init ng araw. Umayos ulit ako at muling naghagilap. Kumakapakapa ako sa buhangin. May sumabit sa kamay ko, kaya agad lumiwanag ang ekspresyon ko, pero nang itinaas ko iyon, isang tali lang pala. After 10 minutes or something, nawala na ako ng pag-asa, hindi ko mahanap. Ngayong araw na ito, dalawa sa pinakamahalagang tao ang nawala sa buhay ko, ang kwintas ni Miko at si David. Sobrang nakakapagod at nakakaubos ng lakas ang araw na ito. Gusto ko lang umuwi at doon magmukmuk. Pag-uwi ko sa bahay,
iniyak ko lahat ng nararamdaman ko. Dapat hindi ako nagpauto kina Axel at Bea. Bakit ko nga ba inisip na susunod talaga sila sa napag-usapan? Hindi ko dapat hinayaan na i-blackmail nila ako gamit ang kwintas. Nagigilty ako sa nangyari. Nahihiya ako kay David. Iniwan ko siya sa beach resorts nang hindi tapos ang research namin. Naging pabigat ako sa kanya. Last project pa naman namin ang research na iyon sa science dahil sa last periodical next week din, we're already for senior high school. Wala na akong maihaharap pa kay David. 3 PM na nagdesisyon ako na nagtungo sa punto ni Miko. Iniligay ko ang bulaklak sa nicho niya sa kanaupo. Bumuntong hininga ako. I lost it. Mahalaga sa'yo yun, hindi ba? Nagsimulang magtubig na naman ang aking mga mata. Suminghot ako. Yung andito ka pa, ikaw siguro ang magtatanggol sa akin, kay Axel. Napailing ako. Dalawin mo naman si Axel para sa akin, no? Takutin mo. Paghingi ko ng pabor, para akong bata. Ilang oras din ako nagmuni-muni bago nakatanggap ng text galing kay Mami, na umuwi na dahil mag-aalas 5 na. Kinabukasan, nagpahinga lang ako at maghapong nagkulong sa kwarto. Lunes na bukas, hindi ko alam kung kaya ko bang pumasok. Kaya mo to, Kate. Ikaw yung nag-reject sa kanya tapos ngayon, hindi mo siya kayang harapin. Isang kahihiyan. Wika ko sa sarili. Kate, sino kausap mo? Napatalon ako nang biglang buksan ni Mami ang pinto ng aking kwarto. Umiling ako. Wala, ma'am. Ginitaan lang ako ni Mami at hinatid sa school. Nakita ko si Ace na papasok na kaya sabay na kaming lumakad papunta sa classroom. Mukha kang nalugi ah. Puna naman ni Ace. Sinundot-sundot pa ang balakang ko. Umiling lang ako at pilit na humiti sa kanya. Kumusta yung research nyo? Taray ha, may pa-beach resorts pa kayong nalalaman. Humalakhak siya. Hindi ako sumagot sa kanya dahil wala ako sa mood. Pinaalala niya lang ang nangyari kahapon. Siniko ako ni Ace. Huy, ano ka ba, Kate? Bakit ayaw mo akong sagutin? Tumingin ako sa kanya at malungkot na humiti. Ace, pwede bang mamaya mo na ako kausapin? Medyo wala kasi ako sa mood. Bahagyang napaawang ang labi niya pero tumango rin. Alam kong maraming gustong itanong sa akin si Ace. Pagpasok ko sa room ay pasimple kong iginala ang mata ko. Wala si David. Malapit nang mag 7:30. Exactly 7:28 dumating si David ng nakayuko lang at may dalang portfolio. I guess, research namin iyon. Namin ha? Talaga ba, Kate? Wala ka nga atang naitulong. Sa kada oras na tumitingin ako sa direksyon ni David, alam kong may iba sa kanya. Or should I say, bumalik na naman siya sa dati. Lagi lang nakayuko at wala talagang kinakausap na kahit na sino. Gusto kong mag-sorry pero pinipigilan ko ang sarili ko dahil baka may gawing hindi kaaya-aya na naman sina Axel at Bea. Kita kong kanina pa matalim ang titig sa akin ng dalawang iyon. I wanted to say sorry pero sa nagawa ko, pero huwag na rin siguro. Saka hindi naman siguro iyon big deal sa kanya. Right? Besides, high school pa lang naman kami. Marami pa siyang makikilala riyan. Makakalimutan niya rin ang nangyari. Makakalimutan niya rin ako. And that's for sure. Tinanong ko si Ace kung saan siya magsi-senior high. Ang sabi niya, kinukuha daw siya ng tita niya at gustong pag-aralin sa Canada. Pero hindi pa raw siya sigurado. Ang sabi ko, i-grab na niya iyon. Grab the chance. Sayang ang napakagandang opportunity na iyon. Ayaw niya raw akong iwan, sabi niya. Natawa na lang ako dahil nagdadarama na naman siya. Sabay kami nag-lunch ni Ace sa kantin at tulad kanina, hindi ako nakatakas sa mga tingin ni Bea. Nagtitingin din sa akin si Janela. Paniguradong sinabi ni Bea kay Janela ang nangyari. Nagpunta ako sa science department nang mag-uwian dahil gusto kong itanong kay Mr. Samson kung kasama ba ako sa pinasang research ni David. Good afternoon po, bati ko pagdating. Gumiti si Mr. Samson. Anong kailangan mo, Kate? Tanong niya. Alanganin ako gumiti. About po sa research po sana. Oh, nagpasa na kayo ni David, hindi ba? Kunot noon niyang tanong sa akin. Bahagyang napaawang ang labi ko sa sinabi niya. Kayo, ibig sabihin, isinama niya pa rin ako.
pinapacheck po kasi ni David. Hindi raw po kasi siya sigurado kung nasama niya ang pangalan ko. Napakamot ako sa ulo. Paano niya malilimutan ikayong dalawa naman ang magkagrupo? Natawa naman si Mr. Samson. Tumango ako at nagpasalamat sa kaumalis. Lumakad ako palabas ng school at dumiretso sa shade para hintayin ang sundo ko na makita si David doon. Tila nagkakarera ang aking dibdib. Iba't ibang emosyon ang nararamdaman ko. Kinakabahan, natatakot at hindi ko alam kung bakit pero, syempre, nalulungkot at nasasaktan din. Should I thank him at least? Sinama niya pa rin ako sa research kahit papaano. Huminga ako ng malalim. Lumakad ako papalapit sa shade at tumabi sa kanya. May tumabi pa sa akin na magkaibigang nagkaharutan kaya nabangga nila ako at nabangga ako rin si David. I'm sorry. Agap ko agad dahil sa kanya napunta ang bigat ko. Hindi niya ako pinansin. Binasa ko ang labi ko. Iniisip ko kung kakausapin ko ba siya pero umimik na ako. David? Thank you nga pala about dun sa research. Nagulat ako nang tumingin siya sa direksyon ko. Hindi na ako nagulat na nilingon niya ako. Nagulat ako sa paraan ng pagtingin niya. Tila ba isa akong dumi na pinandidirihan niya. Malamig din ang pagtingin niya. Napakadilim ng aura niya. Damang-dama ko ang galit na umaapaw sa paraan pa lang ng pagtingin niya sa akin. Lumunok ako at nagpatuloy. Salamat dahil isinama mo ako. Kahit wala akong naitulong masyado. Seryoso kong sinabi. Ngunit nanigas ako sa sagot niya at tila binuhusan ng malamig na tubig. Excuse me, do I know you? Tanong niya sa malamig na boses. Congrats, Kate! Taray naman ni Miss Cum Laude. Bati naman ni Ace mula sa kabilang linya. Ilang taon na ding hindi kami nagkikita dahil nasa Canada siya. Katulad na namangkit niya noon, nurse na siya sa Canada noong isang taon pa. Bumuntong hininga ako. Inaalala ang mga panahon ng teenagers pa kami. Ngayon, parehas na kaming tapos sa pag-aaral. Siya may trabaho na at ako naman ay pupunta lang sa interview ko sa YNJ Company. Number one furniture and merchandising company iyon sa buong Pilipinas. Kilala rin ito sa buong Asia. So I'm looking forward to be the secretary since iyon naman talaga ang aim ko. Kahit kasi noong bata pa ako ay hilig ko na talaga ang secretarial works. Naalala ko dati na panay nagagalit sa akin si daddy dahil nangingialam ako sa mga papeles niya. Inaayos ko lang naman. Naging working student ako noong college. Tutol si mami doon dahil may pera naman daw kami pero sabi ko gusto kong magkaroon ng experience kaya nag-apply ako bilang clerk sa law firm ni Daddy. Stepping stone ko na rin iyon. Sige na Ace, papunta na ako ngayon sa interview ko. Baka malate pa ako. Napailing-iling na lang ako. Natawa siya. Bye, good luck. Sana matanggap ka. Natawa din ako. Siyempre, ako pa. Pinatay ko na ang tawag pagkatapos nun. Pumunta na ako sa Mercedes ko at nag-drive papunta sa company. Miss Ansernal, tatayo ka na lang ba dyan o gusto mong kalad ka rin pa kita papunta dito? Napapitlag ako sa sinabi niya. Agad akong bumalik sa huwesyo at nanghingi ng pasensya. Kabadong-kabado ako at hindi mapakali. Dagdag pa ang pag-iisip dahil sa pangalan niyang napaka-pamilyar sa akin. Maya-maya'y numisa siya at nag-angat ng tingin sa akin. Cum laude ha, swerte ko naman na maging sekretary ka. Mukha kang competitive. Saka siya humilig sa swivel chair niya at pinaglaruan ang labi. Nararamdaman kong inaasar niya ako. So anong alam mo sa kumpanya namin? Nagsimula siya magtanong. Well, maganda at maayos ang kumpanya niyo. I simply replied, why do you want to be a secretary? May secretary? Pagtatama niya at ngumisi. Ngumiti ako at confident na sumagot kahit na nanginginig na ang mga kamay ko. This is my dream job. Saka, gusto ko pong magtrabaho sa isang tanyag at successful na kumpanya. Tumango naman siya at humilig sa lamesa niya. Okay, we're good. Inarko niya ang isa niyang kilay. Kumunot naman ang noo ko. Anong klaseng interview to? That fast? Tanong ko. Tinabingi niya ang kanyang ulo.
Ayaw mo ba? Gusto mo bang patagalin pa natin to? Puno ng pang-aasar sa boses niya. Tumikim naman ako. No, sir. Then pwede ka nang umalis, Miss Ansernal. Formal niyang saat. Tumango ako at lumabas na sa office niya na tumitibok ang puso ng sobrang lakas. Napakagat ako sa labi ko. You okay, Miss Ansernal? Tanong sa akin noong manager kanina, saka ako dinaluhan. May human resource officer din na lumapit sa akin at sinabing mga 3 days daw bago sila mag-send ng email sa akin kung tanggap ba ako o hindi. Dapat daw nilang suruing mabuti dahil mahigpit sa empleyado yung si Sir David nila. Ang gusto, yung mabibilis at efficient daw. Isa pa, marami raw talagang nag-a-apply bilang sekretary nito. Hindi nga raw nila alam kung lahat ba ng iyon ay nag-a-apply bilang sekretary o ampakay o pagsilay lang sa boss nila. Natawa lang ako at nagpaalam. Umuwi na rin ako sa bahay pagkatapos noon. Bala ko pa sanang mag-lunch sa Italian resto because I'm craving for pasta. But I decided to just go home since tinatabad na rin ako. Also, ang dami ding kumugulo sa isipan ko. Inalis ko na agad ang skirt at coat ko, saka dumiretso sa banyo pagdating sa kwarto. Bumaba ako for lunch. Pagkatapos, nag-ayos na lang ako ng ibang papeles na kakailanganin ko kung sakali. Napatingin ako sa maliit kong peklat sa leeg. Hindi naman iyon gaanong kita dahil malapit na rin iyon sa batok. Nakuha ko to nung na-abduct ako. Dahil sa kaaway ni Daddy sa court, tinutukan ako ng kutsilyo dito at nagpeklat ito. Napahinga na lang ako hanggang sa maggabi. The next morning, lumabas ako para mag-jogging. Nagja-jogging ako sa Greenfield nang tumunog ang telepono ko. Hello? Sagot kong naguguluhan. This is Molly from Y&J Company. I just want to inform that you have a meeting today after lunch, Miss Ansernal. Napaawang ang bibig ko. Nasapo ko ang aking pisngi. Wait, may I ask kung para saan? Dahil ang sabi nila, baka after 3 days pa raw pero bakit may pa-meeting na agad? May mga napili na po kasing qualified for secretary. Final interview po ngayon. Tumango ako at huminga ng malalim. Okay, I'll be there. Pinatay na niya ang tawag matapos mag-thank you. Dumiretso na ako sa bahay pagkatapos nun. Nagpahinga lang ako, kumain ng salad sa kanaligo. Pagkarating ko sa company ay sumakay na ako ng elevator. May nakasabay din akong babae na roon din ang floor na pupuntahan. Nakasuot lamang ito ng V-neck dress shirt. At kitang-kita ang malaking dibdib nito. Nakasuot din siya na maiksing shirt. Kaunting yuko na lang ay makikitaan na. Ito ba ang sinasabi nilang qualified? Mas mukha pa siyang mag-a-apply sa ganun kaysa sa secretary. Bumuntong hininga na lang ako at inayos ang sarili. Sinalubong kami ng isang staff. Tiningnan niya rin itong kasabay ko at kumunot ang noo. Probably, iniisip ang suot nito. Pagpasok namin sa loob ay may isa pang babae. She's tall and petite. Mukha siyang matalino. Unlike this woman beside me, katawan lang ang dala. Tumayo kami sa harap ng table. I am between them. Nasa kanan ko yung babaeng matangkad at nasa kaliwa naman ang babaeng kasabay ko kanina. Just wait here. Parating na si Sir David. Ani ng staff sa amin. Tumango lang kami at sinuri ang paligid. I'm excited. Ako na ang makukuha dito for sure. Bulong-bulong ng babae sa kaliwa ko. Gusto ko nang maging sekretary niya. Tili naman ang isa. Mas mukha kang ano kaysa sa sekretary. Ang iksiksi ng suot mo. Bulong ng babae sa kanan ko. Masungit nga siya tulad ng tingin ko. Gusto ko na lang tuloy matawa. Napasinghap naman ang babae sa kaliwa ko at nilingon ang nagsalita. Excuse me, may sinasabi ka ba? Umirap siya. Bahagya akong tumikim dahil baka bigla silang magsambunutan dito. Ayaw kong maging referee. Magsasalita na sana yung isang babae ng isang panlalaking amoy ang bumalot sa paligid. Pare-parehas kaming lumingon sa isang pintuan sa gilid namin at nakita namin si Mr. Pasqua na naglalakad papuntang lamesa niya. Inaayos pa ang mga botones ng suit niya. Kapansin-pansin ang buong pagkatao nito. Nanginginang ang black shoes niya. Ang lakas din ang aura niya, lalo na ang bagong gupit niyang buhok.
He is thankfully handsome today. Bago pa man siya makaupo ay nagring na ang paw niya. Kinuha niya iyon at huminto saglit. Sa kaniya kami nilingon. Excuse me ladies, sasagutin ko lang itong tawag. Saka siya tumalikod at hinarap ang glass wall. Daylan, batin niya sa kabilang linya. Nalaki ang mga mata ko matapos madinig ang pangalan. Kilala niya pala yun? Well, they are both in the business world. 26 years old na ata iyong si Daylan sa pagkakaalam ko. They talk about shipping investment at kung ano-ano pa. After a few minutes, hinarap na niya kami. Una niyang sinuri ang babae sa kanan ko, pakaliwa. So nakapasa kayo at nakaabot na sa final interview. Tinignan niya kami muli. Sinimula niya sa petite na babae. Hinago niya iyon ng tingin mula ulo hanggang paa. Nang tinapunan ko na ng tingin ang babae, nakita kong namumula ang pisngi niya. Wait, required ba ang body surveying ngayon? Sunod naman niyang tinapunan ng tingin ang nasa kaliwa ko. Hindi ko alam kung ako lang ba o talagang bahagya siyang yumuko. The nerve of this girl. Talagang pinagmamalaki niya ang dibdib niya. Sunod naman niya akong tinapunan ng tingin. Pagdating sa akin, sumeryoso ang titig niya. Hindi ko alam pero nanlamig ang mga mata niya nang tingnan niya ako. Nang magtama ang tingin namin, una siyang umiwas at umupo na. May ilang tanong siyang ibinato sa amin bago nagpa siyang tapusin ang interview. Si Sir David na rin ang nagsabi na bukas daw ay sasabihin na nila kung sino ang tanggap sa posisyon. Matapos ang nakakasakal na interview, nagpunta ako sa mall para makalimutan ang meeting na iyon. Naiinis ako roon sa babae and I don't know why. Nasa trabaho tapos ganun ang forma niya. Pero hindi ko maitatangking magaling siyang magsalita based sa pagsagot niya kanina. Pero kahit na. Bumili ako ng apat na bagong paldang may slit at mga blouse at dresses. Namili rin ako ng iba't ibang casual office wear at dress. Bumili din ako ng dalawang pares ng heels. Kung sakaling hindi man ako matanggap, maghahanap na lang siguro ako ng ibang trabaho na pasok sa course ko. Pwede din naman sa firm ng dad ko. Pag uwi ko sa bahay ay nagpahinga lang ako. Hindi ko alam kung dapat ko bang tawagan si Ace to inform her that I met David pero agad kong pinigilan ang sarili ko. Ni hindi ko nga sigurado kung siya nga ba talaga iyon. Baka kasi kapangalan niya lang. It is 50-50 chance kung siya nga ba iyon o hindi. Naguguluhan na talaga ako. Inopen ko ang Google ko at nagtipa ng pangalan ni David Pascua at napanganga ako sa lumabas na mga resulta. David Pascua at 23 years old, fresh, successful attorney, owner of Y&G Company na nangunguna sa manufacturing at furniture, making sa buong Pilipinas at panglima sa Asia. 23 years old and attorney na. Apugado siya. Paano nangyari iyon? Attorney tapos may sarili pang kumpanya. Paano siya naging ganoon ka-successful? Alam kong matalino siya dahil sa tingin pa lang ay alam mo na iyon. Pero talaga ba? Nakamit niya iyon sa edad niyang yun? He's just 23. At heto ako 22 years old na. Walang permanentong trabaho. Sino ba talaga ang David na iyon?